Hello po. Kumusta po kayo? This is Ma'am Shi Plancita Laarni. Magandang hapon po sa inyo lahat at napakaganda natin flowers dito sa ating garden. First nga, itong ating sensation ba yan? Pero whatever kung anong tawag sa kanya. Pero ang ganda ng flower niya. Parang sa isang bugkus ay magkakaroon siya ng 5 flowers, which is second time na niya magka-flower ng ganyan. First time niya magka-flowers noong hindi pa tayo nakalipat ng bahay, tapos second ngayon ating nakalipat na tayo dito sa ating bagong bahay, ang ating anthurium. Ngayon lang yan nagdalwa-dalwa, pero yun nga, umuna na yung isa sa pagkamatay. Eh, ito, ating raindrops, lily. Meron na ulit mga flowers. Ganda-ganda! And magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon na. Ano, baka mga past 5 na. Ano, galik sumaglit lang ako sa bayan kanina. May ginawa lang akong importante. So, itong garden niya natin ay wala pang kaayos-ayos. Tingnan nyo naman. And, dahil hindi ko na siya matagalan tingnan na magulo. Ang gulo. May dadating pa naman tayong ano, napaka-importanteng tao. Ito yung sinasabi ko sa inyong project na ating gagawin. Meron kasi akong napaghingan na mga veggies na buto at magtatanim tayo dito nga sa nilinis nating mga helaman. Tapos kukunin ko yung planggana. Doon ko tatanim yung pechay at saka mustasa. Ayoko naman siyang adirekta sa lupa kasi kederek. At least yung itatanim natin walang talong kasi okra lang ang meron at saka kangkong. At yun ay tatanim ko lang dito ay okra. Dito, sa ilalim na to. Hindi nyo kita. So, ang bala ko kasi, yun, nilinis ko na, hindi ko na vinlog. Nilinis ko na yun, inalis ko na yung mga turtle vine. Inalis ko muna yung halaman dito. Ayan sila nakakalat. Kasi, lalagyan natin yun ng lupa kasi may natira pa tayo doon. Tapos yung duhat pa nga pala, hindi ko pa napapaghiwa-hiwalay. Eh parang may tumitira na agad ng duhat. Ano? So paghihiwa-hiwalayin ko na. Tapos, ano, magtatanan ko yung ating isang planggana doon sa garden. At, wait. Sa mga ilalim ng mga halaman nito, okra ang itatanim ko dyan. Tapos, sana huwag na siya lumampas hanggang dito sa rack natin, ano. Mamunga na siya ng mamunga kahit hindi pa nalampas. Tapos, ano, kukunin ko yung planggana. Doon natin lalagay yung ating mga pechay at mustasa. Let's start na. And kailangan ko na talagang matapos yun kasi naguguluhan na ako sa paningin ko dito. Yan. And dyan muna kayo. Gagkuhala ko na ating planggana. Ang problema ko lang dito. May bitak na to. Ito. Kaso parang hindi abot hanggang sa baba. Kailangan umabot siya. Kasi ang bala ko dito ang lupa hanggang dito lang. Para pag nagkatanim na siya, hanggang dito lang siya. Well, asa-asang aani. Siyempre. And, tas tingnan natin. Lalagay natin yung okay na siguro to. Abot na naman dun no, sa ilalim. Sana nga lang ay okay tong ating ginagawa. Okay, start na natin. Ayan mo na kaya, oh. Ayan, hindi pa naman nalilinis ang halaan lupa. May mga damdamin na. Kasi nga, ito yung sa landscape ay may mga damdamin.
halip na mapaparatambak lang, bumingi ako. Pwede pa rin ako ito. Ihimay lang natin yung bagigang bomba. And manigang ito dyan. And music! Nakita ang kamukha. Hindi ka kita sa video eh. Oh, nakita ang kamukha. Hay mo na. Ay, sumay vlog. Hindi ko pala naliguan sa may vlog. Nakakalimutan ko. Nakalimutan ko. Ay, meron nga pala kung minuto. And so ito nga yung ating hinahingin buto sa basta nagtatrabaho siya sa city, hindi ko alam kung saan, sa Akbas yan, sa ating friend. Meron tayong buto ng sitaw, okra, mustasa, pechay at kangkong. Picturean muna natin para sa ating thumbnail. Okay, and ayun na. Okay na siguro yung lupang yan. Tapos natamnan na natin sa kabilang side ng pechay, sa kabila ay mustasa. And let's go planting na. So ito yung pechay natin. Parang ang ganda lang yung buto, kulay blue. Iniisip ko lang kung paano nagkakaroon ng buto ang pechay. Ana, paano kaya? Then, bubudburan muna natin ng konti lang kasi hindi pa natin alam kung sino mabubuhay sa ating ibubudbud. Yan, sa kabilang side lang pechay. Yan, tapos naparami siya, babalik natin. Tapos pag nakapag harvest na tayo, saka natin tatanungan ulit ng panibagong tanging. Then ang sunod naman natin ay huwag lang siyang mapepeste, ano, lalo na yung okra. Parang mano yung sa dabulo. Kaya, na-try din natin dahil pinayagan naman tayo na ating kapitbahay. Tamnan daw natin yung kanyang lupa. Papakita ko sa inyo mamaya, pero matrabaho siya. Kasi, di na muna siya. Kaya, hindi ko alam kung madali siyang gawin. Ang daming damo. Kaya tayo ay magpapatulong kung paano tatabasin yung damo yun. Madami na ito. Balik na lang natin ulit ang iba.
Kung merong may gusto dyan ng buto, humingi na lang sa akin. Yung mga taga malapit lang, ano. Meron ako ditong buto sa bahay. Dalawang pack yung binigay sa akin. Ito pa lang, ang dami na. Santambak na. And, nalagay natin dito ito sa ilalim ng ating garden. Pero before that, tatabi ko muna i-ditch. Kasi, papatagin pa natin yung ano, yung paglalagyan ni Titch. Kasi, pwede na naman. O, pwede na naman pala. Ilalagay na rin natin itong lupa sa atin. Nakakalad pati. Tatanim muna natin yung ating duhag. Meron ako dito mapapagtamnan kaso umiliit pa rin ng pots niya. Basta paghiwa-hiwalay na lang natin. Tapos pag malaki-malaki na, ang ganda kasi ng duhat na to, malaki yung bunga, which is napaka very, very good. Pag hindi na siya kasya sa kanyang pot, lapit ilipat na natin sa ano, lipat na natin sa direct sa soil, doon sa ating kapitbahay. Sana yung duhat na to hindi masyadong malaki mag-uno, ano, para hindi hasaw. Yan, nakakuha na tayong isa. Tapos tanim na natin. Ito na rin ang gamitin natin soil. Kasi maganda tong soil na dumuhag-hag. Yan, puno kasi yung ating table kaya hindi tayo makapag-draw doon. Once na maayos ko to, magiging okay na ating garden. Unahin lang natin tanim tong duhat. Kasi sayang ang magandang lupa. Ayan, nakaisa na tayo. Kaso yung ibang puno ng duhat, ano, may kain. Ewan ko sino kumain. Tanim na natin tech. Ito mo nang malaki. Ayan. Magbunga kayo ng sagana, ha? Parang happy-happy tayo kami ni Rapa Boy. Kailan kaya? Kailan kaya bubunga? Yan, ang messy-messy na naman ang inyong lola. Yan, yun na. Mamaya, liligo tayo ulit bago matulog. Pero syempre, don't forget mag-init ng tubig. Baka tayong hikain. Ba to? Gusto ko kasi malinis na itong ating garden. Kasi meron tayong surpresa ang darating. Surpresa. Kasi hindi para maayos ng ating garden. Kasi nakakabisi tingnan pag hindi maayos. Kung saan nakalagay ang ating halaman. Tapos meron tayong snake plant na parang gusto na magpalipat. Pumuputok na siya sa kanyang paso. Yung paso matibay pa. Hindi pa pumuputok. Pero umaalsa na yung kanyang lupa. Kasi ang taba ng ugat. Papakita ko sa inyo mamaya. Kaso wala akong malaking pot. Ay, may nakita akong pot. Wait. May nakita nga pala akong pot. Wait lang ha. Oh, ito yung nakita ko sa kilid-kilid na paset. Nang tibs. Ito, yung sinasabi ko, yun na pumuputok na siya sa kanyang pot. Tapos, pag hinila siya, ayan oh, kaya lipat na natin sa malaking pot. Ayan. Ano daw? Ha? Nasa bahay na siya? Ano? Madumi ang kamay ko. Sabi mo, mua-mua chup-chup. Mua-mua chup-chup. And tuloy na natin bago dumilim. Wait lang. Bibisan ko na. I-update ko na lang ulit kayo. Para mas mabilis tayong matapos. Bye! And so yun nga. Inabot na tayo ng dilim.
Dito sa maliwaliwanag nang makita niyo naman ang aking mga ginagawa. Ah, wala pala. At dito tayo sa medyo maliwanag. So, natapos ko na yung pagiripat ng duhat natin. Ano, ilalagay ko na lang siya sa medyo baba kasi hindi pa naman talaga siya talagang stable, tapos naripat pa. So, sa limlim muna sila lalagay ko. Tapos, nabuhos ko na yung tira kong lupa doon sa ating ilalim ng plant rack. Tapos, lalagyan ko na lang, bubudburan ko lang ng with distance. Dalaw-dalawa para sure maalin ang mabuhay doon sa ilalim ng ating plant rack. And, kulang yung lupa, pero okay na yun. Kahit, siguran mo, hindi naman mamatay yun sa ano. Saka hindi na siguro masyadong uulan. Pero rainy season. And bahala na! And so, yun nga, ang project natin. Tapos update ko na lang kayo pagliwanag bukas. Pero arrange ko muna yung plants natin after ko makapagbudbud ng buto ng okra. And bukas na ulit.